Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At si Tokis ni Pidol nagbabalik upang magbigay po ng opinion at reaction dito po sa isang dating councilor ng Quezon City at dating actor din na walang iba kundi si Mr. Roderick Kuya Dick Paulate. Siya po ay nasentensyahan ng guilty ng 7th Division ng Sandigang Bayan regarding sa graft and corruption and falsification of documents. Dahil po doon sa pag-hire niya, no, ng fictitious job contract personnel noong 2010. So, maaari po siyang makulong ng maximum of 62 years. Bakit 62? Eh kasi po, yung kaso niyang graft, ang pagkakabilanggo na maximum is 8 years. Kasi sabi from 6 to 8. Minimum of 6, maximum of 8. Tapos, yung siyam po na counts of falsification of documents is minimum of 6 months to a maximum of 6 years. Eh kung bigyan siya ng parehong maximum, so isang 8 sa graft at 6 years sa each count of falsification of documents, eh siyam yun. So 9 times 6, wag naman sana tayong malenlen. 9 times 6 is 54. 54 plus 8, 62 years. Ayan po ang maari niyang makuha, no, once he will be sentenced. Pero siguro ito, ia-appeal niya. No? Eh, lagi naman ganyan eh. Siyempre, process tayo. Mayroong appeal yan. So, hindi ko alam kung pag-uutos na ikulong siya habang naka-appeal siya o laya siya. So, along with his driver and liaison officer, Vicente Bahamunde, who was also convicted of graft, Paulate was ordered to pay a fine of 1.1 million pesos, which is the total amount of the payrolls prepared for the job contractors. Come on, Mr. Paulate, Kuya Dick, ano ginawa mo for just 1.1 million? Ibig sabihin, wala kang million? Eh, di ba sikat na actor ka noon? What did you do? For 1.1 million, pwede kang makulong ng 62 years? Just like that? Di po ba, mga kababayan? So, sa mga hindi po nakakalam kung sino si Kuya Dick, no? Si Roderick Paulate, sikat po yan bago si Vice Ganda naging parang bakla-bakla. Yan po ang original na Petrang Kabayo. Panoorin niyo po yan, magaling na gumanap yan na aktor. Pero, Kuya Dick, bakit naman for 1.1 million, eh, sasang-alang-alang mo yung karir mo dyan? Tapos eto pa, Paulate was also fined 10,000 pesos for each of the falsification cases. So, 90,000 pesos yan. Ganyan lang kaliit. Di sana nagnakaw ka na ng billion. Eh, 1.1 plus 90,000 something o ganun pa rin, 1.1 pa rin. The issue cited by the court included the lack of birth certificate of the job contractors, but Paulate argued that during trial that certification of no birth does not conclusively prove that a person is fictitious. O yan, mahirap naman yan, ganyan, no? Eh bakit kasi, ang sa tanong ko, bakit kayo gumawa ng ganyang kabalbalan? Eh, inimbestigahan. Ito po ang sabi ng Sandigang Bayan. This may be rebutted, no, or rebutted by sufficient contrary evidence, however. Paulate and Bahamunde have not presented any competent evidence to counter the negative certifications and certificates of no record. The court said in the decision penned by Associate Justice Saldi Trespeses with the concurrence of Division Chairperson Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta and Associate Justice Georgina Hidalgo. The court also noted that the job order employees have no record in the National Bureau of Investigation Clearance Database. Wow! Eh, ano nga yan? Fictitious. Yun po ang nakita nila. Falsified documents. Ito pa po, talagang inimbestigahan yan.
with all 30 employees are residents of Quezon City based on their personal data sheet, they could not be located during verification conducted by the Office of the Ombudsman as to the residence or schools attended. Talagang biniripay, pinuntahan sa lugar. The court also took note that two of the job contractors appeared as identical twins based on their photos in their PDS and yet their personal database differed. These details may appear trivial, but they cast serious doubts on the genuineness of the PDS and existence of the job contractors when taken with the other pieces of evidence presented by the prosecution. Prosecution witnesses include State Auditor Imelda Navarro, who testified among others that she have not seen any daily time records for the job or their personnel. Alay. Eh wala. Paano nyo to iriribat? Paano kayo magbibigay ng evidence dyan, Kuya Dick? No? Wala na. Ay, talagang malamang guilty ka dito kahit na sa akin lang ha, opinion. Kahit na samod ipunta pa tong korte. No? Hindi lang sa akin kasi inimbestigahan eh, pinuntahan yung mga lugar, wala daw yung mga tao. Tapos yung mukhang identical twin pa yung isang tao. Oh, wala rin silang mga yung time cards. Oh, di ba? Defense witness Hubert Fernandez, who served as Paulate's chief of staff from 2010 to 2019, stated in his testimony that their area coordinators were the ones who looked for 30 people from their pool of volunteers during the campaign period. Pero dapat may pakita nyo pa rin yung mga biographical information nila kung totoong tao sila o hindi. Di po ba? Ito na lang ang sabi ng korte. The court, however, stressed in its ruling that Paulate cannot claim good faith and invoke the Arias Doctrine to avoid criminal liability. Wala po talaga siyang lusot. Certainly, he failed to act in accordance with the demands of the responsibility that attached to the office he was occupying. Ito nga po yan. Meron pa pong sinabi dito na he can no longer hold a public office position. Tanggal ka sa civil service, parang ganun po. Hindi ka na pwedeng maging barangay tanod. Baka pwede barangay tanod o barangay libot, volunteer, pero yung hahawak ka ng public office, no? Eh ban na po siya. Base po diyan sa decision na 'yan. Now, inaapila niya po 'yan, mga kababayan. So, good luck na lang po, no? Kuya Dick, sana may magawa ka pang paraan dyan, pero sa palagay ko, sa akin lang opinion, no? Matibay po yung ebidensya ng Sandigan Bayan sa kanya. They cannot show proof si Kuya Dick na yung mga tao nga ay nag-e-exist. Kung nag-e-exist, nasaan yung mga time records nila? Di po ba? Wala eh. Sinabi na nung state witness yung auditor Hindi ka makapag-produce. So, ang masama niyan, ito na naman po yung mga anti-Marcos at mga Dilaw. Ganyan talaga yan eh. Uniteam yan eh. Parte siya ng uniteam noon. Ay, naku, Diyos mio, lahat na lang. Pag may nakitang ganyan, ibiblame kay Presidente Marcos ninyo. Ewan ko ba? Ngayon ko nakasama sa uniteam. That time, wala pa naman yung decision ng Sandigan Bayan. Tapos na po eleksyon. Baka siguro gusto niyang kumapit doon para malakas kapit niya. Hindi po yan kakatigan ng Pangulong Marcos. Gumawa ka ng mali, may desisyon ng korte, harapin mo yan. Man enough, sabi nga ni Rimulya. Man up. Diba? Sabi naman ni Bato, face the music. yan ha. Kuya Dick, face the music. Man up, pre. Hey, pre, man up. Diba? Kayo po, ano pong masasabi nyo dyan sa desisyon ng Sandigan Bayan na guilty po si Roderick Kuya Dick Paulate sa graft and falsification of documents para pong sinasabi nila ghost employee. Yan. Comment down below and I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.